Celos. What? Celos. As abang sa Moro Singer Celos. Ako by Prince Michael Angulan. As a Moro Singer, ito na yung oras na sa Moro Singer itigil na kailangan ang issue na ito. Kumbaga na because of that song, a lot of people, kumbaga dahil sa kantang yan ang nakilala ka. Hello guys, everyone, have a good day everyone. This is your Kuya Michael Angulan here in Zedas, Saudi Arabia. So ito na nga ba ang katapusan ng issue kay Lengkak at kay Shaira? So, ang number one daw ay Celos daw guys. So yan po ang bagong latest ngayon. Pero hindi po natin alam kung kailan po matatapos ito. Pero hinihiling po natin na sana po ay ito na ang huling pag-i-issue sa very controversial issue dito sa kay Shaira sa kantang Celos Trouble is a Friend. Dahil po sa part ni Shaira ay nakamakailan lang ay humihingi siya ng mga payo sa kaibigan o di kaya ay peaceful talks sa publiko sa mga message niyang sa mga totoong kaibigan at concern po sa akin. Alhamdulillah, okay na okay po ako. Basta more sabar lang sa mga taong ayaw sa iyo at gusto kang masira. Maging masaya lang po tayo sa buhay natin. Ramadan Mubarak. Dahil nga po Ramadan yan ngayon guys. So dito kay Shaira sa sinabi na dito ay okay na okay po siya. Ay more sabar po dahil Ramadan or kahit hindi Ramadan, sa part ng Muslim siguro ay mayroon yan, always as sabar. In English, patient. So siyempre sa mga sa kanyang kinakaharap ngayon ay talagang ganyan talaga ang kanyang masasabi. At saka number 2 ito ba? Hi, you would be thankful to Shaira because your song is trending now. TBH, I don't even know that you are singer. See? So, sa sinabi pa ng ibang karamihan ng mga sa ibang mga taong nag-post sa social media ay yung original daw na kumanta ng Trouble is a Friend or Celos sa kay Shaira. Ay, tingnan nyo guys, imagine nyo, kailangan pa nilang, kwan, gusto nilang magpasalamat pa si blah blah blah, basta no comment na lang. Pero yan talaga ang totoong mga message ng mga tao dito sa social media. Kalain mo yun? So, siyempre, ikaw ba naman original ang kumanta, ikaw pa yung magpapasalamat sa mga nag-revive. Siyempre, hindi mangyayari yun. Pero may pag-uusi sa talagang mangyayari. So, ang kung talaga, mga formal ways talaga is mga reaction or action from the original na singer to the reviver. Ganun talaga yan guys eh. Hindi may iwasan yan. So, number 3, siyempre, nakilala ka ulit dahil sa Pinoy. Andun na tayo, kinopia yung melody ng kanta mo. Pero may nakalagay naman na copyright infringement sa caption nila. O, see? So, ibig sabihin, kahit pinost pa itong kanta, may copyright infringement pa rin ang caption nila. Ibig sabihin, alam nila na kinopia yung tono, pero hindi nila inaangkop na sa kanila talaga yung tono. Alam nilang may nagmamaari ng tono. So, ganyan talaga yan guys eh. Minsan talaga, ang ugali ng Pinoy, kung sa kakaumaangat, ay yun talaga yung mga time na hihilain kang pababa. Siyempre, Pinoy is Pinoy. So, ganyan talaga yung karamihan sa mga kun. Huwag na nating pag-usapan yun kasi mahirap. Number 4, Celos brought me here. Who's? No mention. Hi, someone else claiming your song at earning from it. It was Celos Shaira. Ito na yung kwan kamakailandan na unang issue na naparating kay Lengka ang itong message na ito mula sa we don't know. This is from someone or what's language Philippine or sino or who, we don't know. Ayan, so yan yung the best issue na talagang dumating kay Lengka na kaya napa-action sila with the band of Lengka and the siyempre nandun na lahat manager kaya sila nag-action about this song Celos. Okay,
Hi, ito yung mga comment kasi. Someone else is claiming your song earning permit it was sellers. Ayun na yung una. Yes, we have taken action that because of that song. A lot of now recognize you. So imagine you guys, I hope you won't take it a bad way. So marami talagang nagko-comment dito na dahil sa kantang Selos, dahil sa kay Shairang kumantang Selos, Trouble is a Friend. Ay, sinasabi nila dito, karamihan sa social media is, ito hindi talaga mawawala ito eh. Because of that song, a lot of people, kumbaga dahil sa kantang yan ay nakilala ka. Nakilala si blah blah. O, oh, diba? So, ibig sabihin, kung hindi lang siguro lumabas yung revive ni Shaira, the queen of Bangsamoro Pop, the song Selos. So, ako sasabihin ko sa totoo lang, ha? Hindi ko alam yung kumanta or hindi ko rin alam ang singer na Lengka. Hindi ko rin, ito real talk, hindi ko pa alam. Siguro, ewan ko kung lower pa yung pananaliksik ko sa mga singer. Pero, ako as a singer din, as a singer of Bangsamoro, as a singer local artist, kumaganda ako ng mga English, Tagalog. So, hindi ko rin medyo kilala yung si Lengka. So, dahil dito, ay na-vulgar sa kumantang si Shaira, kumanta ng Selos, Trouble is a Friend. So dito na bulga at dito na kilala ng publiko ang kantang ito. Dito na kilala ng publiko ang singer kung sino ang kumanta nito. Di ba? So sa madaling salita, oo, may tama yung mga taong nagsasabi ng, may ibang nagsasabi na you must be thankful to blah blah blah. Alam niyo, imposible mangyari yun pero hindi natin pahimasukan kasi sa kanila na yun. Sa atin lang is, kumbaga, we're helping na matapos na itong mga salitang-salitang ganito, mga issue. Dahil po, as a Bangsamoro singer ako, by Prince Michael Angkulan, as a Moro singer, Bangsamoro singer, ay kailangan, kumbaga napukaw kami, hindi sa nanghihimasok kami, pero kumbaga natatouch kami. Meron kaming connection dahil po kalahi po namin si Shairam as a Maguindanao. So, siyempre, nandoon na yung may darating talaga sa idea namin na some reactions or sharings idea. Diba guys? So, ayan, yung mga makasayra, makalengka. So, ayan, humihingi na yung tao, yung si kumanta ng Selos. Ayan, ito yung isang message niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa isang mapagpalang araw sa lahat. Nais ko po lamang makiusap sa lahat ng tumatangkilik at sumusuporta sa akin na nakapag-komento o nakapagsalita ng di maganda at di naangkop laban kay Idol Lengka na kung maaari lamang ay tigilan na po natin pagtuligsa o pagbabas sa kanya. Naiintindihan ko po ang sentiments niyo dahil sa pag-takedown ng kantang Selos. At nagpapasalamat po ako dahil kahit papaano ay nandyan kayo na nagnanais na ipagtanggol ako. So balit ako pa, nais ko pa din pong ipaalam na naging maayos na ang approach sa amin ng kampo ni Lengka. Ayun, naging maayos na daw eh. Mabuti at maayos na silang kausap at nakikita namin na ginagawa lamang nila kung anong yung tama at naayon sa batas. Sana po ay matigil na ang mga pambabas or pag-spread ng hate speech laban sa kanila. Bagkus ay ipakita po natin na tayo ay peace-loving citizen. Good vibes lang po tayo lagi. Sukran po and God bless po sa lahat. Ayan. So, 14 hours pa lang yan. Bago pa lang yan. Well, sa message na ito ay kumbaga okay na ang lahat. Nakapag-usap na sila with the band of Lengka and as production from Mindanao. So, okay na ang lahat. They will talk peacefully. Thankful for that. So, ang hiniling ng artist natin na ito ay itigil na natin ang issue.
So, ibig sabihin, baka this is the time. Ito na yung oras na itigil na ang issue na ito. Kaya ako, baka ito na ang huling reaction ko dito. So, baka next naman tayo. Next issue naman tayo. Kaya, bago ko ito tatapusin, dito ko muna ito igupon. Kasi, para maka-exit tayo, maka-move on tayo sa next issue. Alright, maraming salamat po sa mga nanood ng... ewan ko ba, cover yung dipost ko yesterday. So, yung mga covers ko, maraming salamat po din sa nag-follow sa akin. Thank you so much. Thank you so much, guys. And, ayan. Okay na ang lahat. This issue ay tigilan na po natin because medyo, kuwan na ito, humihingi na sila ng peaceful. Kumbaga, okay na ang lahat. Ayan, maraming salamat. Thank you.